hi, ako ulit to at wala ng intro-intro, pero mag-intro pa rin ako. No, ngayon ay 45th day na ng pag-aalaga natin ng BBS at halos magto 2 months na atang buhay yung BBS natin. At di pa rin siya namamatay. So, ipapakita natin ngayon dito yung process kung paano siya dumami, ano pinapakain ko. So, ngayon dito siya. Tara, samahan niyo ko. Siyempre, ang first step na gagawin mo is mag-hash ka ng BBS. Para sa mas madaling method ng pag-hash ng BBS, merong video dyan sa may upper right corner. Ito pa lang nakikita nyo ngayon na isang sea monkey or isang hybrid breed siya ng mga brine shrimp na tinatawag na Artemia. BBS pa rin naman siya pero hybrid lang siya. Yung iba ay naalagaan na rin to pag nag-search kayo sa YouTube o kaya sa TikTok ng sea monkeys. May kita nyo inaalagaan nila to or pinaparami talaga nila. So ayun na nga, tuturuan ko na nga kayo kung paano mag-culture ng Artemia or ng BBS. Step 2, syempre kailangan mo ng stock water para iwas siya sa mga chemicals. Step 3, lagyan mo syempre ng iodized salt or ng salt. Based din sa research, wow. So based sa research, mas maganda yung mas marami siyang salt kasi mas mabubuhay sila at mas mabilis silang makakapag-hatch. Syempre yung mga Artemia na yan or yung mga BBS na yan, nabubuhay talaga sila sa salt water, sa maalat na tubig. So kailangan talaga nila ng marami na asin. So hindi naman sobrang dami, hindi rin naman sobrang konti, basta maraming asin. Step 4, kapag na-mix well mo na ang ating stock water at asin, handa mo na siyang ilagay sa ating container na may sea monkeys or Artemia. So dahan-dahan mo lang para hindi sila mabulabog. Kapag ka nagkukulture ka pala nito, huwag mong papalitan yung tubig, hayaan mo lang mag-evaporate, syempre, tapos dadagdagan mo lang ulit siya ng dadagdagan hanggang sa konting medyo mapuno lang siya, basta huwag mong papalitan yung tubig niya. Step 5, syempre, papakain mo rin sila, pwedeng once a day, pwedeng thrice a week. Depende kung gano'n sila karami. So, yung natural food nila, syempre, is lumot or moss. Pwedeng green water, lagyan mo ng green water, o kaya naman yung moss na galing sa iyong aquarium. Ako, konti lang yung nilagay ko kasi natural lang, walang aerator yung gamit ko. So, kapag ka marami kong nilagay, syempre, dadami rin yung moss niya, tas babaho or masyadong dudumi. So, hindi ko siya gano'n mamaintain, kaya konti lang yung nilagay ko. Another food na kinakain nila is yung yeast or yung yeast powder. Nabibili to sa mga bakery or baking shop. Yung sa akin nabili ko 20 pesos ata. Nasa 2 cups na to, so marami na yun kasi konti lang naman yung kailangan natin. Kasi nga itong mga sea monkey na to, kumakain sila ng spiraluna, ng yeast. Pero yung natural food source nga nila is yung algae or yung lumot. At alam nyo ba, kapag ka-healthy ang inyong tank, ay mas mabilis mag-grow dito yung mga lumot, mga algae. So back to yeast tayo, no? Kailangan lang natin ay konting kurot lang ng yeast powder na ihahalo natin sa stock water or kahit green water para naman ipakain natin sa ating mga sea monkeys. After a week, magbo-bloom na ang ating mga algae at 4 to 6 days naman is mag-hatch na ang ating mga offspring na sea monkeys. So usually 20 offspring yung nilalabas ng mga breeder natin. At itong mga sea monkeys na to ay meron silang lifespan na hanggang 1 year. Yung iba umaabot pa daw ng 5 years. Depende nga sa iyong pag-aalaga at sa water quality na rin syempre. At syempre sa inyo na rin environment. Kadalasan na rin may mga nagtatanong at nagsasabi na hindi nag-hatch sa kanilang mga BBS or sea monkeys ng 24 to 48 hours. Siguro depende na rin yun dahil nga sa inyong environment, sa water quality at syempre pati na rin sa sunlight. Itong mga sea monkeys na binibreed ko, nilagay ko siya sa malilim na lugar dahil nga kailangan nila yung indirect sunlight. So nag-experiment ako na merong iba't ibang tank na kung saan ko nilalagay, kung saan yung magandang spot. Meron ako nilagay na maraming sunlight na nakukuha and yon mas madaling namatay yung mga BBS or sea monkeys ko doon. Kumbaga natunaw sila agad tapos bumaho yung tubig nila. So itong container na to, tanging morning sunlight lang yung tumatama sa kanya. Kasi syempre kailangan pa rin nila ng natural sunlight para naman tumubo yung mga algae, mga lumot. Kasi nga kailangan mag-grow yun sa tank. Kailangan ng underwater vegetation para nga sa pagkain nila. So ito, nakikita nyo ngayon kumakain yung mga breeder natin na sea monkeys. Yung mga nag-hatch nila na egg, hindi ko na tinanggal kasi nga doon tumutubo yung ibang algae. So, ayun yung step para sa successful culture ng ating sea monkeys. Yung next na ipapakita ko is yung simula nung day 2 nila hanggang ngayong 45th day ng pagkabuhay ng ating mga sea monkeys.
Yun lang na guys. So, gagawa pa tayo ng iba't ibang experiment para naman may ma-share tayo sa inyo ulit na tulad nga neto na buhay natin yung BBS. So, kung meron naman kayong mga gusto i-share pa, kung meron naman kayong mga kaalaman na hindi natin alam, pwede nyo ilagay dyan sa comment section dyan, no? At syempre naman, share this video para alam din ng iba na pwede tayo magkaroon ng Andy food basta meron tayong magandang quality at naalagaan mabuting mga pagkain or yung mga live foods ng isla natin. So, hindi tayo gagastos palagi, no? So, ayun nga. So, thank you for watching and don't forget to like. And syempre, subscribe. Bye!